Umabot na sa mahigit 100,000 katao ang bumisita ngayong araw sa isa sa pinakamalaki at pinakamatandang sementeryo sa Pilipinas, ang Manila North Cemetery. Sa kabila ng paulit-ulit na paalala kung anong mga bawal ipasok sa sementeryo, marami pa rin mga gamit ang nakumpiska ng mga otoridad. Narito ang report. Kung noong isang taon, nasa 900,000 ang dumagsa rito sa Manila North Cemetery mula October 31 hanggang November 2. Ngayon, inaasahan daw ng pamunuan ng sementeryo na mahigitan pa ito dahil sa mas pinahabang visiting hours. Kung dati 5 a.m. to 5 p.m. ang schedule, ngayon, pinalawig ito ng 2 oras at ginawang 7 p.m. ang closing time. Pero hanggang kanina, wala pang masyadong bumibisita. Mga kapuso, kumpara po sa parehong petsa at oras noong nakaraang taon, kung inyong makikita ang sitwasyon dito po sa Manila North Cemetery, wala pa hong masyadong tao ang binabanggit ng mga tagapamunuan ng sementeryo. Abay, baka talagang nagsadya yung ating mga kapuso na bukas magpunta a 1 ng Nobyembre. O baka raw yung ilan ay natatakot na umulan dala ng bagyong Leon. Pero kahit wala pa masyadong tao, activated na ang e-vehicle carousel, ang libreng sakay papasok at palabas ng sementeryo. Merong pinili ng bumisita sa kanilang mga yumao habang kaunti pa ang tao. Ang holiday bukas, sasamantalahin naman daw nila para sila'y makapagpahinga. Ayaw ko po yung sasabay sa marami. Uh-huh. Mayroon po kasi pag marami. Pero dati po talaga, auno talaga po kami pumupunta. Opo. Ngayon lang po talaga kami pumunta ng maaga. Kasi inisip po namin, marami, maraming dadagsa. Siksikan po, sobrang dami po na ano po kami, na napagod po kami. Uh-huh. At nagka po kami, na high blood po ako nung time na yun. High blood po ako, sir. Taon-taon na lang paulit-ulit ang paalala ng mga otoridad kung ano ang mga bawal na dalhin. Pero bakit kaya hanggang ngayon ang mga nakukumpiska, ang dami pa rin? Ang dami nyo na ho nasita. Ano-ano ho itong mga bawal na ito na inyong nasita ko? Pabango, lighter. Vape, pati ho vape, hindi pa pwede. Okay. Ang lalaking ito na ilusot sa gate ang matulis na bagay na kanyang bit-bit, pero pagdating sa loob, nahuli siya ng Manila SWAT. At bilang solusyon naman sa problema, sa paghanap ng mga batang nawawala, pinaigting ng Social Welfare Office ang pagkakabit ng parabang identification sa mga bata. Dito ho, dinadala yung mga chikiting, yung mga bata na kasama ng kanilang mga magulang. Ililista ko sa papel na ito, sa log sheet, yung detalye ng bata. At meron hong pinamimigay na parabang mga sticker stub ang MSWDO. Tanungin ho natin kung para saan ito. Sir, para saan ho yung mga pinamimigay nyo na yun? Ang pinamimigay po namin na stub ay yung para po sa mga bata, para po kung sakaling mamawala sila, ay po pwede po silang pumunta sa amin para matulungan po namin.